Welcome back ulit sa channel ko, guys. Ilang buwan ba hindi ako nagparamdam sa YouTube channel ko? So ngayon mag-share ako, mag-update po ako sa YouTube ko. Ayan. So bago mag-umpisa, magpakilala muna ako. Ako pala si Joey. Tagalaga na matanda dito sa Taiwan. Ito po yung alaga ko. Oh, ayan yan. Dyan lang yan po. Ayan po. Oh, yung mga bago lang sa channel ko. Ayan. Please subscribe to my YouTube channel. Like, comments. Sa mga gusto pong pumasok ng Taiwan, mga first-timer, yung mga nagbabalak, yung hindi pa nakaranas mag-alaga ng matanda. So, ito yung ma-share ko sa inyo. Kasi matatapos na po yung kontrata ko this coming September. 3 years na po ako dito. So meron ako natutunan kung paano ko siya inalagaan sa loob ng 3 years, sa loob ng kontrata ko. Ayan, kung paano po ba ako naka-survive. So, ngayon guys, is mag-share ako sa mga natutunan ko. Advice din po to sa mga mag-aalaga ng matanda. Ayan. So, una, shoutout muna ako sa mga nag-aalaga ng matanda. Saludo po ako sa inyo. Alam ko po, talagang hindi po talaga. Pero, ayan. So, una po guys, yung medicine na instruction sa doktor, kailangan natin sundin yon. Pag sinabi ng 3 times a day, 2 times a day, once a day, susundin natin yung instruction sa doktor para po lumakas yung alaga natin. Saka pag sinabi ng after meal, pag sinabi, meron din kasi mga gamot na before meal, ayan, yun po, kailangan natin sundin yon sa alaga natin. Lalo pagka yung alaga natin is hindi na sila nakakagalaw, kung hindi natin ginagalaw, yung katulad ng sa akin kasi stroke na siya tapos bedridden. So, ako na lahat, nagdidepende na po sa akin. So, yun po yung mga ginagawa ko. And then, pangalawa po, yung 3 times a day meal nila. Kailangan natin sa umaga, tanghali, sa gabi. Sa akin naman, meron din silang parang ako, kasi 3 times a day na ako kumakain. Ganun din ginagawa ko sa kanya kung paano ko siya inalagaan, kinalagaan sarili ko. And then, meron pa siyang snacks. Ang ginagawa ko naman sa snacks, guys, kasi yung lola ko kasi nahirapan na siya tumae. So, ang ginagawa ko yung snacks niya is papaya. The best talaga yan pampatae kasi parang nabungol na ako sa maraming medicine. Gumagawa ako, nagbiblend ako ng prutas. Ang pinaka the best para pampatae, pampalambot ng tae niya is yung papaya, guys. Yung papaya, guys, i-blend mo, gagawin mo, nalagyan ng milk, and then yun po yung snacks niya, blender, and then i-NGT, naka-NGT kasi yun si Lula, and then 3 o'clock, between 3 o'clock or 4 o'clock, ayan po yung snacks niya. And then guys, pagising na pagising sa umaga, di ba tulog naman siya niya, no? Pagkagising sa umaga, bago ko po siya linisin, bago ko po siya mamassage, ayan. So, ang ginagawa ko, binibigyan ko siya ng, bago kasi mag-breakfast yun, ang ginagawa ko sa kanya, binibigyan ko siya ng lukewarm water, in GT pa rin kasi mahirapan niya sa bibig, unti-unti lang kasi sa bibig. Marami kasi yung tubig. Siguro, ang ginagawa ko kasi may cup kasi, di ko kasi ma-measure kung magkano talaga, basta cup yun, 2 cup, bago po kumain. So, ang ginagawa ko, lagay ko sa kanya. So, naubos yung tubig, lukewarm water yun. Okay, pagkatapos nun, ina-transfer ko siya sa wheelchair. Yung wheelchair na mayroon siya arnola nga doon, basta butas, pwede siyang dumumi doon. Ayun, mga ilang minuto guys, makakain na siya. So, yun po yung pinaka, the best na, idea na nagawa ko na dati na hindi ko alam, naaawa ko sa kanya kasi kahit may gamot talagang ang hirap. Tapos, ang tigas pa, kaya naawa ako sa kanya. Sorry po sa mga kumakain, pasensya na po. And then talagang ikukwento ko talaga. Yun po yun guys. And then guys, kailangan po natin ang matanda, kailangan natin yung chin's position, lalo kapag bedridden, chin's position, magtiis po tayo 2 hours lang po. 2 hours, lalo pag nagkaganon to, nagkatihaya, hindi pwedeng dumagpas doon. Kasi yung lula ko, naranasan ko na 2 hours or 30 minutes, gumagano-ganon na siya. Kaya, napawisan dito, diba? Napawisan. Tsaka, kailangan chin's position. Ayoko na nang lumagpas ng ilang oras pa kasi
naawa ako sa matanda. Ayun, pagkatapos bago ko siya i-change position, tagilid ko, ganito, ganito, ganito guys, oh. Ganyan. Hilot-hilot, kung sa Bisaya pa, haploy-haploy, haploy-haploy. Ano, haploy-haploy na ko na din. Tapos tagilid siya, tagilid. Tapos change position. Pagka-change position, hugasan ko natin ang matanda. Kasi nga magpalit tayo ng diaper, hindi natin pwede. 2 hours lang din ang diaper. Hindi pwede natin nahayaan lang diaper doon na more than ilang oras. Kasi, naku, napaka-sensitive ng alaga. Kung ayaw na ayaw ko yung... Kahit may cream, maraming cream dito pero hindi nagagamit kasi nga gamot daw ng rashes pero hindi ko po nagagamit. Alam mo kung bakit? Alagang-alaga ko siya sa tubig. Wash ako, hindi ako napapagod. Wash ang tubig kahit walang sabon. Hindi ako nagsasabon kasi nga sensitive din sila sa sabon dito. Ayaw nila nang sabon ng sabon. Lalo na sa vagina. Napaka-sensitive ng vagina. Hindi dapat mild lang ng doon. Hindi yung maraming flavor. Ganun lang ginagawa nila. Pero meron nirisita yung doctor na pwede para sa kay Lula kasi sensitive kasi si Lula masyado. And then ayun guys, yun nga yung mga ginagawa sa cranberries. Ano din bang paano din yan, magblend kayo niyan guys, tapos i-injite niyo kung naka-injite o kaya kung hindi naman naka-injite, painupin niyo yung alaga niyo yan, yung mga juice na cranberry. Pang paano din yung ihi din yan para iwas infection, yung mga UTI. Kasi pag ganitong matanda, marami na silang ano infection, yung mga ganyan-ganyan. Guys, ang matanda pag bedridden, kailangan po 2 times a day. Umaga, gabi, bago matulog, imamassage. Pero, iwasan natin ang ulo. Sa akin ha, iwasan ko yung ulo ka-massage. And then, kasi marami kasing ugat, saka meron si Lulang opera dito. And yung neck, sa akin lang is yung tenga. Sorry, the best. Ito guys. Pag hilot-hilot tayo sa matanda na meron pagmamahal. Ayan, may pagmamahal talaga. Lagi natin sasabihin sa kanya na huwag niya natin, di ko kinakalimutan, simula nang dumating, simula nung nakita ko siya na nung pumirma na ako ng kontrata, minsan hindi ko nakalimutan na hindi ko siya sinasabihan na mahal na mahal kita, lumaban ka. Ayun, yun po yung nagpapalakas siguro sa kanya guys, na alam niya na yung nag-aalaga sa kanya is mahal siya, pinaparamdam. Hindi ko pinapakita kahit napaguna-paguna ko, puyat na puyat ako, hag-hag ko pa rin siya kahit sa madaling araw, 3 o'clock, gumigising ako yan kasi pagpalit o change position, ayan, o kaya alas 2, alas 4, di ba? Hag-hag ko pa rin siya, tapos dahil kong sinasabi ganitong oras pa ngayon, ngayon madaling araw pa, ganyan-ganyan, dahil kong sinasabi, yung araw, sinasabi ko, oras, gabi ba, umaga ba, mga ganyan guys, kailangan sabihin na din sa matanda. Tapos yung cleanliness, personal hygiene, alaga natin, kailangan natin ang i-maintain yun. Magpalit ng damit, pagpaliliguan, hindi pwedeng hayaan yan na walang ligo-ligo yan, mababaho, itos mamamaho yan. Tapos lagi tayong, kung hindi na yun naman paliguan, kaya kung kunyari, sobrang lamig, mag-ano kayo ng towel guys, towel, punas-punas ng Lula, punas. Niya, punas-punas niyang Lula. Maintain na natin yung bed. Kailangan natin linisin yan, guys. Kahit once a week o twice a week, linis. Linis and then yung bedsheet, palitan, blanket, palitan. Palitan yung ano ni Lula, mga damit ni Lula kayo naka-ares and huwag naman hayaan na hindi nag-base. Uy, ayoko yung naglaway-laway. Bababaw ang laway-laway yung Lula ko. Okay. Tapos yung BP ng Lula natin, bago natin paliguan, kailangan naka-BP po, guys. Bago paliguan, hindi yung paliguan na agad. Mag-BP po tayo, no? Sa gabi, mag-BP ka rin sa gabi, guys. Mag-change position, mag-BP. Monitor ang BP. For temperature, kailangan normal talaga ang lahat. In case of emergency, dapat marunong ka rin mag-CPR. Kasi, guys, kapag kang hindi, kasi, syempre, guys, pag in case of emergency, kayo lang dalawa ni Lula, no? Hindi sila makakahinga. Kailangan marunong ko kung paano mo i-CPR, paano mo iligtas yung Lula mo para pagka hindi pa dumating ang doktor, pero kailangan tumawag ka na sa employer mo pag nangyari man yon. Pero bago pa hindi pa dumating yung mga yan, hindi pa dumating ang doktor o taga-rescue, kailangan marunong ka mag-CPR. Hindi pwedeng hayaan mo lang, nakakano ka, wala kang ginawa, kailangan mong gawin yun. Kasi more water sa umaga, less water sa evening. Yun po yun. And dito guys, wala nang takot-takot sa karayom. Kasi
dito ko lang naranasan paano mag-injection ng gamot in case of emergency na kailangan na kailangan. Pero tinuturuan naman ako kasi merong doktor, nurse every month dito, tapos alam ko paano nila tinuturo sa akin na pag in case of emergency nga, kasi ako lamang yung nagbabantay, wala nang ibang aasahan, ikaw na. O so hindi na ako takot sa karayom kasi nga yan kailangan na kailan mo iturok to, kasi ganito mo sabihin na hindi ka marunong ganyan ganyan eh, nasa ano na yun eh, bingit na ng kamatayan ng alaga, no, hindi mo pa kailangan gawin. So kailangan mong gawin yun yung hindi mo kayang gawin, natakot ka. So ito naman yung urine, naman is yung urine ng lola ko kasi laga-kalaga yon, every twice a month kailangan po ako nagkukuha ng urine sa vagina ko, then dinadala po sa ospital. Instead na si Lola dadalhin doon sa ospital, ang urine na lang po ang dadalhin. Twice a month, chin-check up po yung urine ni Lola kasi ganun ang mga matanda. Kailangan monitor lahat yung mga ano nila, lahat nag-care dito, hindi pinapabayaan. Ayun po sa guys, kung ikaw ay malinis ang katawan mo, dapat mas malinis yung alaga mo kasi ayaw na ayaw ko yung ang dugyot o kaya mayroon na ang amoy sa kwarto ko, pinakaayaw ko yun yung kaya kailangan malinis, naka-arrange yung gamit ng lula ko, tapos lagi akong gumagamit ng towel. Towel ba yung basa, ganyan, tapos yung towel na nakalagay dito para pag tumulo naman yung laway o may matching siya, hindi napupunta doon sa kumot. Yan, so instead na kumot palitan, yung towel na maliit lang, yung towel mahaba, yun ang pinapalitan ko. Yun lang po yung ma-share ko sa inyo guys. Kung meron mang nakalitnaan ko, pwede po kayong mag-comments below. Sa lahat ng gustong pumunta dito sa Taiwan, pwede po kayo magtanong guys. Promise po, papansinin ko po kayo lahat ng mga concern nyo po. Ayan po, magtatanong. Ayan po. Gagawan po natin ang content yan. On my next vlog guys, update pa rin ako tungkol pa rin sa pag-alaga ng matanda. And mega love shout out sa lahat pong nagsusupport sa akin, sa mga poll support, sa mga nag-comments dyan, na nareplyan ko naman kayo lahat ng mga concern nyo tungkol papuntang Taiwan o kaya kung ano yung mga katanungan nyo dyan sa comment section box. Ayan po, magre-reply po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na nag-views sa mga videos ko, sa content ko. Maraming salamat po. Ayan ko guys, may pakiusap po ako. Ayaw ninyo skip akong ads ba para makapalit po kong mga materialis. Kaya akong balay, gibukbuk pa, giagay ay paintawan. Ayan, please subscribe, bell all sa YouTube channel ko guys, para po maging masaya ako. Joke. Eh, syempre naman. And para updated din kayo sa mga new upcoming vlogs ko every Saturday and Tuesday po. Ay, maraming salamat po sa full support, sa mga nag-views. Maraming salamat. Saludo po ako sa inyo. Maraming thank you and thank you. God bless.